guys! Shout out sa lahat and hello everyone! Welcome to our channel! Kumusta po kayong lahat? Now ay nasa mabuting kalagayan po. Update tayo sa last 2 weeks na lang po sa The World Between Us. Pero bago ang lahat, don't forget to subscribe my channel mga kajay! Alright! Ngayon gabi, pag-usapan natin ang lalong tumitinding kaganapan dito lamang sa The World Between Us. Transition! Patayin si Yatsi, yan ang utos ko. Anong klase kang anak, Brian, na kaya mong ipapatay ang sarili mong ina para lamang mapagtakpan ang kasalanan nila ni Eric? Yes! Hindi kayo nagkamali. Utos ni Brian. So, ayun nga mga kajay, pinahiya talaga ito ni Louie si Brian. Walang kaabog-abog ito ng sinuntok niya itong si Louie. Talagang pinaglalaruan ni Louie itong si Brian. Hindi nila alam or masyado nilang minamaliit itong si Louie habang nakakulong. Ito naman si Louie is nagpapalakas ito sa bilibid at pinagplanuhan talaga niya kung paano niya paghigantihan itong lahat ng mga tao na may utang sa kanya. At ngayon, nag-umpisa na nga ang laro ni Louie dito laban sa dalawa. So formal na talaga si Louie na siya na yung bagong CEO ng Prime Mobile. Kaya nangako siya doon kay Ma'am Rachel na lahat ibabalik niya yung winasak ni Brian at ni Eric, yung 'di ba sinira niya yung company na parang wala lang, 'di ba? Kasi hindi kasi ito marunong mamuno itong si Brian. Kaya talaga itong si Louie is talagang asam na talaga siya na makulong itong dalawa. Pero tika lang, ganun lang ba talaga kadali? No, no, no. Kumbaga, madulas itong dalawa. Parang ano lang ba? Parang ano ba tawag yun? Parang hito lang, di ba? Hindi ganun kadali hulihin ang mga hito kasi nga madulas. Ganun din itong si Eric at saka si Brian. Gagawa talaga sila ng kaya nilang gawin para lamang hindi makulong. But si Louie is super smarty and brainy. So, abangan natin yan. So, samantala mga kajay, itong nag-usap kasi itong dalawa, si Eric at saka si Brian, kung paano nga nila lusutan itong si Louie para hindi sila makulong, di ba? So, yun nga ang naisip ni Brian at saka ni Eric na ipahanap itong si Yatsi at ipatumbap. Yes, ipapapatay nila ito para siyempre hindi sila madawit. So, habang nagkwintuhan itong dalawa is lihim na nakikilig itong si Leia. Kaya ngayon, malinaw na kay Leia na itong dalawang tao na pinagkatiwalaan niya is siya yung utak na pumatay sa mommy niya. At yun nga mga kajay, nakipagkita kaagad itong si Leia dito kay Louie at sinabi na nga ni Leia ang katotohanan na may narinig siya about kay Yatsi at natatakot siya na baka nga ipapag nahuli kasi ito, di ba, ipapatay talaga itong si Yatsi. So ito naman si Louie is na may inutusan din itong tao, kaso nga lang is hindi pa talaga din nila nahanap itong si Yatsi. Pero itong si Eric is kumikilos na mga kajay, pinapahanap na niya si Yatsi para nga ito maipatumba at hindi makapagsalita. Oh, nanganganib ang buhay ngayon ni Yatsi kasi siya na lang kasi yung susi ni dito ni Louie para talaga mabulok sa kulungan itong dalawa. So, ang abangan natin bukas, of course, kasi nga, naku, natatakot din ako dito para kay Leia, kasi nga, aalis na sana itong si Leia, nahuli siya ni Eric. Ano kaya ang gawin ni Leia na palusot para magtiwala agad si Eric sa kanya? Is napakatahos pa naman ang ilong nito. Is lahat is naaamoy, di ba? At si Yatsi, naku, nakita na ng tauhan ni Eric at sabi ni Eric, huwag nyo nang patagalin. Banatan nyo na yan para hindi na yan makatakas pa at walang makukuha si Louie na informasyon dito kay Yatsi.
sino kayang tutulong dito? Kaya't si, ngayon, nasa panganib na siya. At si Leia, paano na? Oh my guess, no way. Bilis-bilisan mo naman. So, sana nag-enjoy kayo sa kwentuhan natin for tonight. So, today is Tuesday, is last na po ng 2021. O, diba? Ang bilis ng panahon. Kasing bilis natin magsalita. So, thank you so much mga kazay. So, ingat kayo palagi. So, yeah. Prepare na tayo sa bagong taon. Is 3 days to go na lang. So, thank you so much. So, see you in my next vlog. Of course, tomorrow night yan. Bye-bye!